Hello sa lahat ng kapwa ko mekaniko, saan man kayo sulok ng mundo. Welcome to RR Lakay Vlog once again. At shout out sa lahat ng sumusubaybay sa aking YouTube channel. It's all about automatic transmission. At ngayon po, ang ipapakita ko po sa inyo, marami kasing nag-message po sa akin sa aking YT kung paano yung tamang pag-check ng mga shift solenoid. So, gumawa ako, ito yung gagawin kong videos, ito po yung aking personal encounter at ang aking sikreto at ito po ay effective. So, kung wala kayong ito, ganito, digital multimeter, okay lang. Ang gagamitin lang natin, ito wire lang. Ayan. Ito. So, bawat kung nakikita nyo itong nasa, nasa table ko, lahat yan ay klase ng mga valve body. Papaliwanag ko po sa inyo. Ito ay mga valve body ng mga GMCU con, Caprice, ganyan. Klase ng valve body ito is, 4L60 transmission. Nandito yung mga shift solenoid, pressure control solenoid. Ito naman, mga Ford, yan, Ford Crown Victoria, Grand Marquis, saka yung mga Lincoln. Ito naman yung shift solenoid niya, control pressure solenoid, TFT, ito 'yon. Ito naman, ito yung mga modelong GMC or Chevrolet. Ito 'yan, tawag dito transmission ay 6L80. Ito yung pinaka transmission electro hydraulic control module or tinatawag na TCM, transmission control module. Ito naman valve body ng Lexus ES350 or Orion Avalon, pare-parehas lang to. Ito yung tinatawag na U660 transmission. Ito yung TFT niya, ito yung mga control pressure solenoid niya, shift solenoid. Ito yung harness connector, yung socket, yan. Ito naman ay para sa mga Land Cruiser. Yan, A750F or E or AB. AB, nakalimutan ko na. Minsan kinakabisado ko yung mga niyan, automatic transmission name, code. So, yan mga shift solenoid niya, control pressure solenoid, mabigat ah. Ito naman Lexus LS460. Ito yung mga modelo 2009 pataas. Ito yan, may maliit na sensor, solenoid, may malaki. Tapos ito yan, transmission fluid temperature. Yan yan. Ito yung mga klase ng mga solenoid, itong ganito, solenoid ng mga Ford. Variable solenoid, ibig sabihin dalawa or mas higit. Ito yung mga solenoid naman na singular. Ito yan. Yan, yan, i-check natin. Yan. Papakita ko lang sa inyo. At meron naman ito yung ito naman yung transmission control module, TCM, electro hydraulic control module. So pagka once na ito, eto na, ipapaliwanag ko na. Pagka ito ang nag-code ng transmission control module na, walang repair ito. Kailangan, disposable. Papalitan mo talaga ito. Yan. Sa mga GMC yan. Ito naman sa, solenoid pack ng, Ford Explorer 5R55W. Ito yung transmission na yan. Yan. Ito yung mga solenoid niya. Pagka once na nag-code ng isa niyan, pinapalitan na ito buo. Ito naman sa Ford Expedition. Yan, yung mga pinagpalitan ko ito. Ito yung mga connector niya. Yan. Nandito yung input and output vehicle speed sensor. Ito yung park neutral switch. Ito yun. Pagka na, walang park neutral switch, ito yung walang ilaw sa dashboard. Ito yun. Ito yung mga solenoid connector. Ayan.
So ngayon, bibihira po akong gumagamit ng digital multimeter na ganito. Ginagamit ko lang ito pagka once na nag-check ako ng continuity. Yan. Mo. Yan. May ohms, may resistance, may continuity. Pero bibihira po ako gumamit nito. Ang ginagamit ko lang, ano lang. Ito, wire lang. Katulad dito. Yan. Singular. Pagka nag-check kayo ng ano, ng katulad nito, dugtong nyo lang. Yung ano, itong ano, pagka single ano lang siya pin, ibig sabihin, live yung nasa ano yan, sa loob ito, ground yung body niya. So, ipapakita ko sa inyo. Sana marinig nyo yung tunog. Ito yung negative ng battery. Gumamit lang kayo ng battery na 12 volt. Ito yung positive. So, ibig sabihin, yung body, ground ito. Yan. Ganyan lang. Siguro, narinig nyo yung tunog. Yan, malakas yung lagitik. Ganyan lang. On, off. On, off. Ibig sabihin ito, okay. Yan. Ito naman, yung katulad nyo, double pin. Gagamit tayo ng double siya, connector. Ito siya. Isang negative, isang positive. Yan. On, off, on, off. Saka titingnan nyo rin yung valve dito sa may looban niya kung naggumagalaw or stuck up. Kasi kahit tumutunog, pagka once na hindi gumagalaw yon, sira din. Yan. Kung nakikita nyo yon, may valve siya doon sa loob. Yan, may valve doon sa loob. Dali lang. Nakikita nyo ito. Yan. Yan. Pagka once na itinesting nyo rito, yun yun, nagaganon. Pumapalo. Ayun, pumapalo. Ibig sabihin, okay siya. Ito naman, yung walang socket. Wire lang. Gagamit lang kayo ng wire, negative, positive. Lagay nyo rito. Yan. Ganito lang. Tulad to. Narinig nyo, na lakas ng tunog. So, ibig sabihin, okay yan. Kasi pagka once na, ang isang solenoid, pagka once na hindi okay, meron akong nilagay dito na pinagpalitan, ito hindi okay ito. Ano siya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang sira ng, ano, ng sirang solenoid. Ground. Tingnan nyo ah. Tingnan nyo, walang tunog, grounded. Ibig sabihin, ano, umusok. Oh. Yan, sira yan. Tingnan nyo, usok. Nausok. Yan, ganyan ang, ano yan. Ibig sabihin, ito, sirang-sira ito. Pagka once na ito, nasa transmission ito, nagmamalfunction siya. Minsan gumagana, minsan hindi. Yan yan. Or either na, ano siya, malakas ang lagabog. Kasi nga, grounded. Ganun lang siya. And then, meron akong ginawa dito. Nag-ano ako sa may, ano, nakikita nyo ito. Yan niya yung mga valve body niya. Nandun yung ship solenoid number 1, number 9, number 12. Yung number 9 is 1 and 2 ship solenoid. So, makikita nyo, nandun siya nakaposition. So, ganun lang siya mag-trace. Ito naman sa mga Lexus, yung mga Lexus naman yung katulad yun, yung mga code P0746 pressure control solenoid A. Yan ang ano niyan, hindi ship solenoid number 1, number 2, number 3, hindi niya sinasabing ganon. Hanapin mo yung ship solenoid valve SL1.
Merong SL2, mayroong SL3, and meron siyang SL4. Meron din tinatawag na SLT. Ang code niya ito, P2714. Pressure Control Solenoid D. Performance Chip Solenoid Valve SLT. So, asan ba yung SLT? Nandito yung ano niyan. SLT. Ah, ito yung transmission niya. Asan yung SLT? Ayun, yun, SLT nandun. Sa pinakadulo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 6. Ito siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin ito yon, yung SLT niya. Yan yan. Sa mga ano yan, sa mga Lexus. So, ganun lang guys. At ano yon, effective po. Yan ang lagi kong ginagawa pagka nag-check ako ng mga chip solenoid ng lahat ng ginagawa ko dyan. Mapa Lexus, mapa Toyota cars, mapa American car, GMC, or mga Ford. Pero pagka ganito, katulad ng sinabi ko, pagka mga ganito, electro-hydraulic control module, TCM, ano yan. Pagka once may code yan, sigurado yan, papalitan mo ng buo. Yan. Hindi yan nare-repair, hindi yan nabubuksan. Hindi katulad ng ito, mga singular solenoid, saka variable solenoid. Ngayon, ang tanong, pwede bang mag-check dun sa, ano, pagka once na tinanggal mo yung oil pan niya, tapos tatanggalin mo yung, lang yung wire, okay lang, kahit di ka magtanggal ng battery. For example, ito yan. Tatanggalin mo yung mga connector dito. Tanggalin natin. Yan, tanggal. Pagkawas nagtatanggal ako, meron akong pin na ganito, parang karayom. Ganito lang siya. Yan. Yan. For example, nandun sa sa sasakyan niyan, pwede niyong gamitin, gagamit lang kayo ng battery, gagamit lang kayo ng mahabang wire. Ito dinudugtungan ko ito ng mahabang wire papunta ng battery kung nasa baba yung battery. Nakataas nang ganyan, gamitan mo ng isang dipang wire. Sasaksak mo lang ng ganito, tapos ipapalagitik mo rin. Ganun ang ginagawa ko. Ipapalagitik ko lang yun sa may battery. So, maalalaman mo yan, pagka once na umusok or walang tunog, sira talaga yun. Sira. So, sa lahat po ng nais magtanong po, ang aking pong goal sa aking paggawa ng YouTube channel ay makatulong po sa lahat ng nangangailangan ng tulong, especially sa may mga problema sa automatic transmission. So, huwag po kayong mahihiya pong magtanong. I-message nyo lang po sa YT ko kung ano yung ano nyo, nais nyo itanong po. Hanggat sa akin, abot ng aking makakaya ay magre-response po ako. Wala pong nag-message po sa akin na wala pong response. So, yan po yung isisigurado ko po sa inyo. Ang sa aking kakayanan na maisagot sa pamamagitan ng aking experience. So, huwag po kayong mahihiya. So, yan lamang po. At alam ko po ay makakatulong po sa inyo ito sa lahat ng nagtatanong po kung paano yung mag-check ng ano, ng mga solenoid. So, at least naipakita ko sa inyo yung basic na ginagawa ko pagka nag-check. Ito po ay ano yan, kumbaga ano, tested. Ano yan, kumbaga talagang ano, anong tawag doon? Tested ko ako mismo. So guys, salamat ng marami at alam ko po mayroon kayong natutunan at alam niyo yung isang transmission doon, FJ Cruiser 2016 model. So pagkatapos nito, bubuksan ko na at itatabi ko na lahat ito. So ano lang, may nagtanong lang kasi sa akin kung paano yung tamang pag-check ng chip solenoid. So ginawa ko lang ito, inilinis ko yan, mga ganyan.
Tingin-tingin ako ng mga iba't ibang klase ng valve body na pinagpalitan ko. So, para ano, malaman ninyo yung tamang pag-check ng shift solenoid. So, salamat ng marami at enjoy watching sa aking YouTube channel. At hanggang dito na lang, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.